Oh, Myla! Maliliit niya sa school mo! Dalihan mo na dyan! At lalamig na rin ang pagkain sa lamesa! Myla! Maliliit niya sa school mo! Dalihan mo na dyan! Pumunta ka na dito! Andiyan na po, Inay! Lagi na lang gulay, Inay. Gusto ko hotdog at yung longganisa. Di ba meron tayo sa rep nun? Anak, kagabi hindi ka na rin kumain. Kasi gulay ang ulam natin. Ngayon ba naman ayaw mo ulit kumain? Kasi gulay ang ulam natin. Anak, kailangan ang katawan natin ng gulay. Para lagi tayong malakas at malayo tayo sa sakit. Sige, anak, kain ka na. At masarap naman ang luto ko. Di na lang ako kakain, Inay. Kung ayaw mo, mag-protest ka na lang, anak. Magagaya kita. Eh, ako din, Inay. Aalis na ako at papasok na ako. Baka pa ako mali. Sige, ingat ka, anak. Sige po, Inay. Pasok na ako sa school. Myla, maglaro naman tayo bago tayo umuwi. Sige, ikaw na lang. Laki ka naman sa akin. Habulin mo ako! Una, paano ka, Myla? Bumangon ka, habulin mo ako! Salamat, Shine. Tara, Myla, maglaro muna tayo sa bakura namin at naandun yung bola. Sige, Shine, gusto ko yan. Myla, saluhin mo yung bola. Myla, catch mo. Parang wala kang gana makipaglaro, Myla. Hindi ko nga alam eh. Parang wala akong lakas, Shine. Eh. Bakit ikaw? Magaling ka maglaro at hindi ka napapagod. Kanina kasing umaga, pinakain ako ni Inay ng prutas at gulay. Bago ako pumasok sa school. Ah, ganun ba, Shine? Kailangan ba natin ng prutas at gulay? Oo naman yung kasi ang sabi sa atin ni teacher. Ika tumayo ka natin. Mga bata, dapat kumain kayo ng prutas at gulay para malayo kayo sa sakit at maging masigla ang ating mga katawan. Kailangan natin kumain ng prutas at gulay araw-araw, lalo na sa umaga, bago kayo pumasok sa school. Yun ang bilis natin ni teacher, di ba? Ay, oo nga pala. Kaya pala ako nanghihina kasi kanina hindi ako kumain ng almusal sa amin at gulay ang aming ulam. Masarap kaya ang gulay, lalo na pagluto ni Inay kasi may ihalo yun na secret na sangkap. Secret na sangkap ay pagmamahal kaya sumarap ang luto ni Inay kasi sinamahan na ng love. Ah, ganun ba, Shine? Sige, uwi muna ako at kakain ng gulay ng luto ng nanay ko. Sige, ingat ka, bye-bye. Uuwi na rin ako. Bye. Andito na po ako, Inay.
po ako, Inay! O anak, bakit ang aga mo? Kumusta ang araw mo? Hindi maganda, Inay, kasi kanina nanghihina ako habang naglalaro. Sige anak, pasokan mo muna. At saka po kanina habang naglaklase kami, inaantok ako. Ganun ba anak? Malamang dahil gutom ka. At kulang ka sa sustansyang makukuha kapag kumain ka ng gulay. Yun din po ang sabi sa akin ni Shine, Inay. Yung classmate ko, kaya daw po siya laging masigla kasi nakain siya laging ng gulay at prutas. Tama yun anak. Kapag kumakain kasi tayo ng gulay at prutas, inibibigay nito ang sustansyang kailangan natin sa araw-araw. At nalalayo din tayo sa sakit. Kaya simula ngayon anak, kapag gulay ang ulam natin, dapat kumain ka na ha. At masarap naman ang gulay. Sige po, Inay. Kakain na po ako ng gulay at prutas simula ngayon. Tama yan, anak. Yay! Ang sarap ng gulay, Inay! Sige, anak. Kumain ka lang na kumain ka na. Ang sarap po talaga ng luto niya, Inay! Siyempre, anak. May secret recipe kasi ako dyan. Yung love. Ano ba naman itong dalawa? Hindi tayo makakatapos. Tara na! Okay na! Ito na! Tagal lang sa shot! Oh, my God.